Sa April 22, kasabay ng balik Maynila ng maraming nagbakasyon sa probinsya para sa Semana Santa, mahigpit nang ipatutupad ang no loading at unloading policy sa EDSA para po sa provincial buses. My live report si JP Soriano. JP. Emil, sa mga terminal ng bus company, so sa mga common provincial bus terminals na lang pwede magsakay at magbaba ng mga provincial bus. Simula yan sa Lunes pagkatapos ng Linggo ng Pagkabuhay, bali April 22 yan, Emil. Sabi ni Jojo Garcia, ang general manager ng MMDA, tatanggalin nila ang lahat ng loading at unloading zones ng provincial buses sa EDSA at iba pang major thoroughfares para hindi raw makaistorbo sa daloy ng trapiko. Nilinaw naman, Emil, ng MMDA na nasa batas talaga ito at ipatutupad lang ang naturang panukala. Panahon na raw talaga na madisiplina ang mga operator, driver at maging mga pasahero. Sabi ng ilang nakuusap nating pasahero, hassle daw ito sa kanila dahil mapapalayo pa sila ngayon ng biyahe. Ang asosasyon o ang samahan ng mga provincial bus sa bansa, bagamat susunod naman daw sa utos ng MMDA ay umaapela na sana, ay ma-reconsider ng MMDA dahil magdudulot daw ito ng malaking problema sa kanila. Ayon kay Alex Yage, ang executive director ng nagkakaisang samahan ng panlalawigang bus sa Pilipinas o dating PBOAP, tinatayang may 100,000 pasahero ang maapektuhan dito. Sa tingin din ng mga bus operators at drivers, hindi masusolusyonan ang problema sa traffic sa EDSA kahit pa may ganitong plano. Pero naniniwala ang MMDA, Emil, na nagagaan ang daloy ng trafiko sa yellow o bus date kapag naipatupad ng maayos ang batas trafikong ito. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Solid, maraming salamat, JP Soriano.